Hello Virgo! Welcome to Like a Tarot! Gamit ang personalized cards, alamin natin ang message ng person mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. At saka, itong white cards or personalized cards ay gagamitin ko po sa 4 zodiac elements na earth signs, fire signs, water signs, at air signs. Kasi recently, hindi ko ginagamit dun eh, kaya gagamitin ko po. Abangan nyo na lang. Pagkatapos kong mabasa itong 12 zodiac signs. At saka guys, dahil connected ka sa person mo, may posibilidad na ipakita rin kung ano yung nasa isip mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Virgo? Ayan ang bilis oh. Naiisip kita bago matulog. Ano kayang nangyari? Parang may something. Alamin pa natin. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan, ito na yung next message niya. Akala mo lang okay. Eh di dapat sabihin mo para makakonekta dun sa person. Marami kasing scenario to guys eh. Pwedeng nakipag-break ka na sa kanya or tapos na kayo pero yung person may feeling pa rin sa'yo. Ayan oh, next message niya. Promise, tutuparin ko. Humahabol pa yung person mo para lang maniwala ka sa kanya. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung iba pang detalye. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung anong dapat gawin para mag-work ang relationship niyo ng person mo. At saka kung ano yung pagkakaiba niyo at kung ano yung similarities, yung pagkakapareho niyo. At saka sa huli, kukuha ko ng isang additional cards, kumbaga bottom of the deck. At saka guys, hindi po talaga lahat na energy nyo ay makukuha ko, kaya po sana ay maintindihan nyo. At saka ikaw na rin bahala magpalit-palit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us ano ang dapat gawin para mag-work ang relationship ng mga Virgo. At ang mga cards mo ay 4 of Cups, upright, 2 of Swords, upright, at King of Wands, upright. Ang ipinapakita ng mga cards ay yung mapigilan, yung pagiging mainitin ng ulo. Kailangan din na maging honest at loyal sa person. Ilan lang yan sa ipinapakita para mag-work ang relationship nyo ng person mo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ipinapakita na ang ilan sa inyo na single, meron kang pagkakamali sa past na pinagsisisihan mo. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay mas mag-focus sa kung anong meron ang relationship nyo at dagdagan kung meron mang kakulangan. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, napapansin mo na yung relasyon nyo ng person mo, yun bang walang pinapatunguhan? Kaya ang ilan sa inyo, nag-iisip kayo ng person mo na magkaroon ng divorce. Kaya lang, hindi kayo parehong umaaksyon. Ang ilang single naman, nalilito ka sa mga potential person na nagbibigay ng interest sa'yo. Kaya hindi ka pa makapili kung sino talaga sa kanila yung gusto mong makarelasyon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, yung person mo, seryoso naman siya sa relasyon. Pero ang pinakaayaw niya, dapat yun ang malaman mo. Ang isa sa ipinapakita ay yung pagiging clingy. Kasi itong person na to, ang gusto niya sa makakarelasyon ay yung independent, na kahit wala siya, makakayang maresolbahan yung problema or issue na nangyayari sa buhay. Ang ilang single naman, wala kang time para sa pagkakaroon ng long-lasting na relationship. Kasi ang ilan sa inyo,
focus sa trabaho or negosyo. Kaya walang time para sa love life. Ang advice ng mga cards para sa career, mas mag-focus ka sa sarili mong trabaho or ginagawa kesa sa tumitingin or pumupuna sa gawa ng iba. Sa financial, ang ilan sa inyo sinisikap mo na masustain yung pangangailangan ng business kung meron man or yung pangangailangan ng pamilya. Sa health naman, ipinapakita ng mga cards na ito na good health at saka yung masigla yung pangangatawan mo. Pero syempre, kahit ganun man ka-healthy ang person, kailangan pa rin makapag-relax. Ito naman yung cards mo para sa pagkakaiba nyo ng person mo. Yung 5 of Cups upright, 5 of Wands in reverse, at the Lovers in reverse. Ang differences nyo ng person mo, yun bang merong isa sa inyo na mahiyain? At saka meron din person na mapagpuna? At meron ding maiksi ang pasensya? Kunin mo lang yung mga akma sa sitwasyon mo sa mga nabanggit kung meron man. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilang single, ipinapakita rito ng mga cards na na-overcome mo na yung mga mahirap na sitwasyon na dumating sa buhay mo, lalo na kung patungkol sa past relationship. At saka, ano man yung problemang dumarating sa buhay mo, huwag mong ihiwalay yung sarili mo sa karamihan. Kailangan mo pa rin makipag-communicate or socialize sa mga taong nakapaligid sa iyo para mareresolbahan kung ano man yung kalungkutan na nararamdaman mo. At ipinapakita na meron pa rin love life na paparating sa iyo kahit na hindi ka man ready pa sa ngayon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nagkaroon ng breakup or separation sa person. Ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay kailangan kalimutan na yung feelings sa ex-person. Hindi ito makakabuti sa relationship nyo at saka hindi naman kasalanan ng karelasyon mo kung nagkahiwalay man kayo ng past person mo. Kaya hindi niya kailangan mag-suffer. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kung nagkakaroon man ng pagtatalo sa relasyon, ito na yung ending ng pagtatalo nyo ng person mo. Kasi ikaw at ang person mo, natuto kayo sa mga nangyari sa relationship nyo. Kumbaga, nagkakaroon ng maturity, peace, and harmony sa relasyon. Sa mga single naman, magkakaroon ka ng relationship pero hindi katulad ng pinapangarap mo. Kasi ang ilan sa inyo may ideal partner. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kailangan alamin nyo ng person mo kung ano talaga yung ugat ng problema para makakasurvive ang relationship nyo. Ang ilan sa inyo sa career, hindi ka masaya sa nangyayari. Kaya ang advice ng mga cards sa iyo, kung magkaroon ka man ng bagong trabaho, kailangan yung alam mo at saka yung magiging masaya ka. At saka syempre, kailangan tatapusin mo kung ano yung sinimulan mo para hindi makakaapekto sa iba. Sa financial, kailangan i-control para hindi na lumaki yung utang or hindi magkautang. Sa health, huwag abusuhin ng katawan. Kailangan ng sapat na pahinga, mag-vitamins, at kumain ng sapat. Ito yung mga cards mo para sa similarities nyo ng person mo. Ang The Tower in reverse, Page of Pentacles in reverse, at King of Pentacles upright. Ano man ang sitwasyon na kinakaharap nyo ng person mo, ang pagkakapareho nyo ay yung pagkamit sa tagumpay. Para sa love life man yan, career or personal na buhay. At saka kahit na hindi mo nakikitaan sa person mo na ganito siya, pero hindi naman lahat ng person masama na talaga eh. Meron pa rin naman person na supportive, encouraging, yung mga ganun tao. Kaya nagkakamali yung person mo dahil sa maling aksyon at maling desisyon. Ilan lang yan sa similarities nyo ng person mo. Kung meron man, ikaw na lang umalam.
Ipapaliwanag ko na yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang ang relasyon nyo talagang tapos na. Kaya lang, hindi mo matanggap na yun yung naging ending ng relationship nyo. Sa mga nasa relationship, kung pinili mo magstay sa relasyon nyo ng person mo, kahit na pinapakitaan ka na ng sign na hindi na to dapat ipagpatuloy. Pero tingin ko handa ka naman eh, kasi pinili mo magstay. Ang ilang single naman, hindi mo pa rin makalimutan yung painful breakup na nangyari sa inyo ng person mo. At saka, ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, kaya hindi umiigi yung relasyon nyo, yun ay dahil sa pagkakaroon ng betrayal sa relasyon. Ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, kung tinatrato kang tama ng person mo, kailangan maganda din yung balik mo sa kanya. Kasi ang person mo hindi habang buhay magtitiis. Alam niya. Kaya magkakaroon kayo ng separation at pagsisisihan mo to. Sa mga single, kung hindi ka pa ready para sa pagkakaroon ng relasyon, okay lang yon. Basta sabihin mo lang sa mga potential partner para hindi sila umasa. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ang person mo ay loyal and faithful. At saka meron din kayong stable na pamumuhay. Sa career, ganun pa rin talaga guys. Piliin mo yung kung ano yung best na para sa'yo. Sa financial, kailangan mag-ipon at maging responsable. Sa health, mareresolbahan anuman ang health issues mo. Ito naman yung bottom of the deck na 9 of Cups upright. Itong card na ito ang nagsasabi na kung ano man yung dream mo or wish ay magkakatotoo. Magkaroon man ng kalungkutan or pain, hardship sa buhay, ay malalagpasan mo ito. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang happy ka at saka satisfied sa nangyayari sa relasyon nyo ng person mo? Ang ilan sa inyo na nasa relationship, mas magkakaroon ng deeper commitment kasi ang ilan sa inyo magkakaroon ng engagement, marriage o kaya magkaka-baby. Sa mga single naman, natuto ka na sa mga past experience mo. Nagkakaroon ng tiwala sa sarili at emotional maturity, kaya magbe-benefit ka nito in the future. Sa career, magkakaroon ng success at achievement. Yun ay dahil na rin sa pagpupursigi mo at tiyaga. Ang ilan naman sa inyo sa financial, magkakaroon ka ng reward o kaya yung bonus dahil na rin sa kasipagan mo. Sa health naman, ipinapakita na magkakaroon ng recovery or improvement. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng Mystical Cards sa iyo. Opportunity. Wondrous possibilities and opportunities await you. Stop dwelling on past mistakes. Surrender the past lovingly. There is nothing to regret. All is always in perfect and divine order. Everything that you've ever experienced has helped you in some way. The past is behind you. The path ahead is clear. Move forward joyfully and fulfill your heart's desire. Prayer. Dear Guardian Angel, help me dissolve past guilt or regret. Help me to see that all is always in perfect and divine order. Help me to let go of the fear that I project on my future. Help me to live fully within each precious moment and feel your eternal love within and around me. Help me to realize and fulfill my true potential. Thank you. Inner Child. Nurture your inner child and begin to express the awesome beauty you hold within you. We live in a world where a formula exists for everything, yet love and creativity have no formula.
They do not need to be studied, simply nurtured, regularly set aside some time to just play. Alamin naman natin ang angel number mo. 555. The universe is saying to you today, it's time to get excited again. I'm going to surprise you. Unexpected blessings are coming your way. Let go of the stress and trust me. I am going to rock your world. Get ready. Type 555 if you believe. One, 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 one. True love is coming. You deserve a slow love. Uncomplicated, no rush, sure, stable, consistent. You deserve that love. You deserve someone that's sure of you, that you're sure of. Type yes if you feel it. Affirm. God is about to open that door you have been praying for. Type yes if you are ready.